Jessica recibió un don lito gala LII 402 Smart Battery Charger. So halika, buksan na natin to. So ayan Jessica, full seat pa siya. So buksan na natin to. Tignan natin yung nilalaman. Wow, ganda ng packaging. Ay, nako, wasak na dito. Hindi ko kasalanan yan. May dent na dito. Dito rin, dito rin. Pero okay lang yan. Ang mahalaga, yung product mismo. Pero ang ganda ng itsura. Ah, activation, soft start function. USB output, charge, phone, identify. O, ito yung mga compatible na battery niya. So, pwede siyang power bank. Ayos ah. Hindi ko sure kung pwede. Tingnan natin. Sabay tsura niya. Ah, meron siyang USB cable. So, ito yung mismong kanyang product. So, ang ganda ng texture. Parang hindi siya mumurahin. Pwede. Maganda. Hindi talaga siya mukhang mumurahin, no? Astig! Maganda rin yung bakal niya dito. Oh, hindi pangit tingnan. So, tingnan natin kung gumagana yung mismong charger. So, simple na naman. Ikaabit natin to sa ating wall adapter. Dapat dito dapat to eh. Ay, ipahaba na lang. Ito na lang. Tignan natin to. Ito mumurahin. Ay, itong Huawei. Dito. Kung iilaw siya o hindi. So, ayan. So, ayan. Kitang-kita naman gumagana siya. Gumagana, oh. Pag isang battery lang ang i-charge nyo, dapat dito nyo lagi ilalagay ang battery sa pang 4 slot nya. Dahil pag nilagay nyo dito ang battery nya, ito mangyayari. So nakalagay dyan 2000 mAh ang naka-indicate. Pag nilagay nyo ang battery dito, magiging 1000 mAh na lang yung nag-charge dito. Kasi dito lang gumagana yung 2000 mAh. Papakita ko sa inyo, kunin ko itong battery. So, para mapalitan to, hold nyo lang 2 seconds. 1, 2. Lilipat na yan. Yan, 2,000 mAh na yan. Tapos, lipat natin dito. Tingnan natin kung lilipat pa siya o steady na sa 2,000 mAh. Steady na siya sa 2,000 mAh. So, tingnan natin anong mangyayari pag dinadagan natin ng mga battery. So, dadagan natin ng battery ito. So, naging 1,000 mAh. Bakit? Kasi, hindi pwedeng steady lang ang 2,000 mAh. Kailangan niya i-distribute yung mAh sa mga battery na isasak natin. Sa isang battery lang siya pwede. So, parang dadag pa tayo ng isa. Ayan, nahati na naman. Naging 700 mAh na sa tatlong to. Paano pa nang dadag pa tayo ng isa? Ano mangyayari? So, parang dadag pa tayo ng isa. Ayan, nagiging 500 mAh na lang siya. So, etong mga to, ito yung indication kung full charge na siya. Ito yung full charge na. Ito 75%, pati full charge na rin to. Ito yung nag-charge pa lang, nagsisimula ng 25%. Anong mangyari pati langgal mo? Ayan lang. So, para mabalik mo sa 2,000 mAh, kailangan nyo i-hold ng 2 seconds. 2 seconds. 2 seconds. Tapos, isaksak nyo na yung gusto nyong battery. Nag-iisang battery. Para mag-charge ng 2,000 mAh. Para sa akin, worth buying siya. Hindi ko akalain sa murang halaga, napakaganda ng features na pinakita niya. Paalala lang, pag gagamitin nyo yung 2,000 mAh, expect nyo na sobrang init ng battery. Pwede kayo mapaso, depende sa heat sensitivity nyo.
Ang downside lang naman na nakita ko dito, medyo matigas yung buwan niya at isang area lang yung pwedeng mag-charge ng 2000 mAh. At parang hindi ganun ka-accurate yung full charge niya kasi may dalawa akong bagong battery na nalobat at hindi sila sabay nag-full charge nung chinarge ko sa battery charger na to.